At alamin natin ang pagbabantay ng ating pamahalaan sa iba't ibang mga pantalan at mga airports sa pagpasok ng mga maaaring nagdadala ng sakit, lalo na dito sa ating problema tungkol sa NCOV, 2019 NCOV natin, coronavirus, novel coronavirus. Okay, nasa linya natin si Eric Apolonio, siya a spokesperson ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Good morning, Eric. All talk, already. Okay, alam natin na meron tayong mga nakikitang pagmamonitor sa mga airport natin, lalo sa international airport terminals natin. Pero how well watched or equipped naman ang ating mga iba pang mga airports? Well, sa panig po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nung pahong last week, i-reactivate na ho natin yung ating preparedness program ganitong may mga kalamidad. At lahat po ng aming 7 international airports under CAAP, ay meron po kaming mga isolation room also at standby ambulance just in case may mga pasaherong bumaba na over and above yung kanilang temperatura. Paano niyo nakikita ho 'yan? Katulad din ba ng naiiyan na merong monitor na pag sila inilalagnat lalabas at makikita? Thermal yung ginagamit po sa ibang airport like Calibo, handheld po ang ginagamit dahil ang Calibo airport po wala pong tube, no? So, kailangan pag park ng aeroplano, sa loob pa lang, iniisa-isa na yung pasahero. Kasi magkakaroon ng ibang reading kung bababa at mainit bago makarating doon sa terminal. I see. Doon pala sa aeroplano, tinututukan na ninyo. Yes, sir. Oh, so, kung may mga over and above doon sa temperature, yun, itatabi na doon sa isolation room. But yung iba ho naming mga airport, like yung Panglao at saka itong Iloilo, may thermal ho kami doon sa loob mismo dahil may tube naman ng mga kalipar. So, iba-iba ang level pero naka-adapt naman kayo. Merong handheld, merong naka-fix na sukatan. Paano po yung, sa inyong mga, can we assure, katulad ng merong direct flights like Wuhan to Calibo or to certain areas. Ano ba? Pinagbawal na ba yan? Tama po. Last week po yan. Last Friday. Yan ang unang Civil Aeronautic Board. And in fact, pati po yung air charter, dalawa lang naman po sila yung Pan-Pacific at saka Royal Air. Nagkusa ho na hindi mo na yung mga nasabing flights sa mula Wuhan patungo Calibo. Okay. So, can we assure our people na pagdating sa mga airports, sa patakaran natin, ay mahigpit na binabantayan ang... Pero sa totoo lang, hindi lang naman China lang ngayon. Are you selectively focusing on certain flights or is this something that goes on for all flights? Well, all flights po. Dahil una-una, wala na yung Wuhan. So, especially yung Chinese, galing ng mga China, meron na ho tayong tinatawag na binibigay na yellow card, through Department of Health saka quarantine, na sila yung nagbibigay nitong on-board, Binibigay ho itong mga yellow card na ito, pipila pa ng pasahero, at bago sila dumating o dumaan doon sa area patungo sa immigration, na-screen na po ito, no? At least makikita na kung ano yung mga history ng mga nasabi ng pasahero. At inilalagay doon kung anong mga syudad ang binisita, hindi ba? Tama po yan. Sa sitwasyon ng, siyempre pag nasa closed area ka, katulad ng isang aeroplano, maubo lang yung sa tao. Di ba ang hangin niyan paikot-ikot din. Sige, sir. How do you cope with that particular situation? Lalo na kung mayroong period naman ng incubation yan na hindi naman lalabas ang mga sintomas kaagad.
Tama ho, bawat aircraft po, no, nagbibigay na ng advisory yung proper hygiene bago bumaba, may mga nakamask na. Although hindi naman natin maiwasang 100% na may screen lahat, but at least preventive po yung proactive yung ating position dito. Sa kasalukuyan, sinasabi rito ng mga 12 bansa na ang meron ng mga kaso. Pero meron naman tayong karanasan with SARS at saka MERS-CoV. I presume meron na tayong mga protocol. Tama po yun. Nireactivate lang ho natin ngayon. In fact, sabi nga ho ng Department of Health, hindi naman ito mas malala kaysa yung mga nakaraan, yung MERS-CoV. Ano? Kaya lang pinag-iingat lahat dahil nga epidemic na rin, kaya lang wala pang deklarasyon ng World Health Organization, but just the same, ang ating pong pamahalaan ay nagbigay na ng instruction to the Department of Health na pag-itingin yung pag-screen itong mga nasabing pasero. Thank you very much, Eric Apolonio, spokesperson ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Thank you. Magandang umaga po.